Share ko lang kung paano magpalit ng gear oil dito sa Honda Click 125. Yan. So ito lang yung kailangan natin gamit. Isang 12mm na socket. Yan. Sabi sa extension, kung ang gagamitin ninyo ay ratchet. Tapos may marker, gear oil, tapos yung lalagyan ng ilalabas na gear oil. Maganda na ganito yung gamitin natin kasi pag ito ang ginagamit, karaniwan nabibilog yung ulo ng bolt ng gear oil. Kaya karaniwan kung meron kayo nito, ito yung magandang gamitin dahil eksakto siya at mas may puwersa kapag binuksan natin siya. Nagtataka siguro kayo bakit may marker. Yung marker, kasi karaniwang problema ngayon, itong nasa drain. So, ito pala yung drain, yung nasa ilalim. Tapos, dito yung pinakalalagyan, paglalagyan ng gear oil. Ayan. So, ito yung dalawang ito, tandaan natin. Hindi ito kasama. Kasi bolt ito dun sa gearbox. Ayan. So, ito nasa ilalim. Yan, makita nyo naman, meron silang washer na copper. Ayan, dalawang ito. Ito sa drain. Tapos, ito yun sa kung saan nilalagay yung gear oil. Ayan, yung marker kanina, kaya merong marker. Ayan, nagiging problema kasi dito, nababali yung pinaka-bolt. Ayan, kuminsan dahil sa sobrang higpit. Ayan. So, ang gagawin natin, bago natin kalasin, yan, itong marker, talagyan natin siya ng marka. Yan, halimbawa, exact dito sa ibaba. Yan, nalagyan natin siya ng mark. Yan, so, nalagyan ko na ng mark. Ayan, yung nasa drain na bolt, tapos itong lalagyan din natin ng mark. Yan. So, ano yung purpose nito? So, yung purpose nito, para paghihigpitan natin, tatapat lang natin dito sa mark para hindi siya sobrang higpit. Yan. Ngayon, kung eksakto na siya dito, pwede na siyang higpitan ulit kung mayroon pang konting leak. Pero pag may leak pa rin, kahit hinigpitan natin ng bahagya lang dito sa mark, palitan na natin yung copper washer. Kasi karaniwan, yung copper washer na ang may problema. Hindi na siya nagsisil. Yan. So parehas yan na merong copper washer. Pwede nating palitan yan, magkano lang yung copper washer. Yan. So, yun yung purpose kung bakit merong marker. Yan. So, pag ganyan, pwede na natin kalasin. So, yung tatanggalin lang natin itong nasa ilalim. Tapos, ito nasa ibabaw. Yan. So, tanggalin natin yung drain bolt dito sa ilalim. Yan, gamit itong 12mm na socket. Yan. So, ganun kadali pagka ito socket gamit ninyo. Kaysa itong gamit ninyo, maaari kasing bumilog yung ulo ng bolt. Tapos tanggalin din natin yung nasa itaas. Ayan. So, lagay lang natin yung lalagyan ng langis. Ayan, tutulo na yung langis. So, ito yung bolt.
Yan yung sinasabi ko, meron siyang copper washer. Yan, ito yung dapat palitan kapag may leak pa rin kahit na mahigpit na. Kasi hindi naman advisable na sobrang higpit ito. Yan, kaya minsan nababali talaga yung bolt na ito sa sobrang higpit. Yan, ito yung nasa ibabaw. Ito yung pinaka lalagyan niya ng gear oil. Yan. Magkaiba naman sila ng sukat. Yan. So, itong nasa ibabaw, maliit lang, maiksi. Tapos, yung sa ilalim, mahaba. Yan. So, itong maliit, ito yung nasa ibabaw. Yung lalagyan ng gear oil. Yan. Kaya, hindi natin pwedeng ipagpalit yung dalawa. Yan, medyo nakatabingi yung motor para lumabas lahat yung gear oil. Yan, so hintayin lang natin na lumabas lahat yung gear oil, ano? Mas maganda kasi mailabas lahat yung gear oil para malinis talaga yung loob ng gearbox. Yan, so after ng ilang minuto, pag wala nang pumapatak, yan, pwede na nating isara yung drain bolt ng gear oil. Yan, ganito yung kulay ng gear oil na lumabas. Yan. So karaniwan, recommended na palit nito ay nasa 3,000 kilometer. Yan, pero nakadepende pa rin sa inyo kung mas maaga, mas maganda. So, wag hayaan natin na maging maitim talaga yung langis nito. Yan, kasi mas mahal magpa-overhaul nito kaysa sa langis. Yan. So, isasara na natin yung drain bolt. Yan. Ibabalik na natin yung drain bolt. Yan, dito sa ilalim. Yan, kamayin muna natin para sigurado na eksakto siya dun sa tread. Yan, sisira din kasi ang tread nito pagka tabingi yung pagkakalagay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo dahil meron siyang mark. Ayan, yung mark na yun. Paghihigpitan natin, eksakto lang dun sa mark na yon. So, naibalik natin yung dating higpit niya. So, hindi siya sobrang higpit. Hindi rin siya sobrang luwag. Ayan. Ayan. So, ibabalik natin siya sa dating higpit niya. Ayan. Yan, kung mapapansin nyo, yan, eksakto na siya dun sa mark na ginawa natin. So, hindi na tayo mangangamba na baka matanggal kasi ganyan naman talaga yung higpit niya. Yan. Yan. Kapag may tumulo dyan, pag naglagay tayo, tapos mahigpit na, pwede natin higpitan pa ng konti. Pero pag meron pa rin, kailangan natin palitan yung copper washer. Yan. So, ito yung gamit ko. Shell Advance na scooter oil. Gear oil. Yung recommended talaga dito yung Honda eh. Pero gamit ko to, okay naman. At saka, mas mahaba yung ano nito. Mas madali siyang ipasok. So, i-cut lang natin yung dulo nito. Ayan. So, yung ml pala nito ay 120. 120 ml yung gearbox ng Honda Click. Ayan. Yung Yamaha kasi na gear oil, 100 lang. Ayan. So, kulang siya ng 20 ml.
Yan. Yung Honda na stock na nilalagay na gear oil, 120. Kaya pag bibili kayo, 120 ml. Yan. So, ilagay lang lahat yung laman nito. Yan. Dahil eksakto yung laman ng Shell Advance na gear oil. 120. Yan. So, pag nalagay na natin lahat itong gear oil, yan, medyo may pumapatak kasi nakatabingi, tagilid yung motor. Yan, lagay na natin yung takip o yung bolt nung lalagyan ng gear oil. Yan, gaya ng kanina. Yan, eksakto din sa mark na ginawa natin. Yan, para eksakto lang din yung higpit niya. Yan, so ganun magpalit ng gear oil ng Honda Click. Yan, para maiwasan natin na bumilog yung ulo ng bolt. Yan, o kaya mabali yung mismong bolt dahil sa sobrang higpit. Yan, maganda na maglagay ng mark bago natin kalasin.